Good evening mga kaaltis, no? Ito meron ako kasing naaamoy na gasolina. Ito likod to nung aking altis. Ito sa part na to, ito amoy gasolina. Tapos siya, no, may bahid siya ng gas. Binubuksan ko siya ngayon. Ito, check natin. Oops. Dami na. Ayan. Natin. Kalilinis ko lang ito last. Ano? Kinain siguro ng amoy gasolina siya. Check natin. Ito lang part na ito. Kasan ko muna. Ayan siya, oh. Lawang, tapos ito may gasolina dito. Mukhang dito yung leak. Pagbasan ko muna. Ito, no, nilinis ko na ng konti. Mukhang ito yun ang culprit, ha. Mukhang doon na singaw yung aking gasolina. Hanap natin ang ating rekomendasyon sa ating mga technician. Ito na yung aking karga ng gasolina. Itry na ni Boss Jerry. Pakita natin, ha. Ang problema, ang ating tangke ng gasolina, ito lang. Mukhang madedrain daw, sabi ni Jerry, pagka binunot to. Itong nasa ilalim, pag binunot, kailangan may lalagyan na ng gasolina pa ako. Gahanap muna kami. Dinedrain na ni Jerry yung ating gasolina. Tingnan natin, after to. Ayan. Madami yung aking laman na gasolina. Yan na. Mukhang naubos na yung gasolina. Baklasin na natin. Yan na. Nabunot na ni Boss Jerry yung ating tubo. Bunot na. Ayan na yung ating fuel neck ng Toyota Altis. Ayan, papagawa natin ang paraan dito sa ating magaling na mekaniko. Ayan, Boss Jerry. Sinalpakan niya muna. Sinalpakan niya muna ng yan. Para hindi sumingaw yung gasolina. Tapos ito, nakatusok lang pala siya dito. Pagkabukas mo nung takip, pwede na siyang hugutin. Pero madami siyang tornilyo dito, tatlong tornilyo. Medyo mabigat lang yun sa ilalim. Kailangan na sa ilalim pa. Ayan. Ito yung fuel neck ng Toyota Altis. Kung mapapansin nyo, mayroon na doon kalawang sa loob. Ayan. Nag-aano na siya. Bubutas na. Andito tayo ngayon sa sa Tiago ba to? Sa yung nagbe-bend ng Try natin pagawa to. Siguro naman magagawa ako. Katulad nito, oh. Gawa niya, oh. Abdan, oh. Galing, di ba? Testingin natin. Sana naman magawa. Ito na yung sa ating papalitan niya ng stainless.
brad para tama yung height. Nilipal niya maigi para tama doon sa tukan. Niya muna yung stainless do sa ating ano, yan, matibay. Ito naman yung ating ano, itong rack and tie rod. Tingnan natin ni Boss Jerry. Ayan, ayan si Boss Jerry oh. Para kilala nyo. Ayan yung pinagpalitan, yung boot. Ayan, rack end, itong tie rod. Inanapalitan na siya. Yung ball joint na lang, hindi ko naiwan ng susi kaya napatigil. Nakakabit yung ball joint na lang ilalim. Ah, nakakabit na. Eh, naluma. Ayan, sabi ni Jack. Ayun. Tyrant, yan. Ito na talaga yung kaya ng boot. Ano talaga itong aking ano, turog na. Kaya nalagutok kayo, no? Kaya nalagutok, kaya na itsura niya, no? Lagutok na talaga. Saka wala na, lambot na yung play. Yun, hindi na naririnig yung lagutok. Ito naman, babalik na ni Jerry Boy yung bugle neck. Gawa lang para yun na stainless na, hindi na daw siya makalawain. Here's that. Balik na natin ang ating oops, George, teka lang, mga putik pala to. Alin? Ah, so, ano muna, mga putik yung ating nakayod. Talagang may kumakayod na ano eh. Wala eh, pero may dumi pa. Oo, teka, ayun na, matatanggal naman. Pagbili ko, nakakayod na naman. Ito, nilagyan ng plastic kasi kumakayod. Ha? Meron? Wala. Tapos ayun na yung ating stainless. Kabit na ulit. Meron si Pe. Pag nagkatabi, agad tigil na ka. Ilalapan mo.
na ang ating tie rod rack and saka itong ball joint. Yan. Itong stabilizer link. Okay pa naman. Next time na siguro. Ito na mga ka-altis. Nagawa na ni Jerry yung aking fuel neck. Ayan. Binalikan na rin yung plastic. Simula kahapon hanggang ngayon, wala na siyang amoy. Saka, ayan, mukhang matibay yung ating stainless na kinabit. Ayan. Sana may natutunan kayo. Paki-like and subscribe naman mga brad. Para dumami ang ating subscriber. Maraming salamat. God bless.